Are you confident that we are going to be able to host this election in May in a relatively organized, peaceful, and question doubt-free manner? Because of the expertise of the people in the commission elections, kakilala ko naman po lahat halos na ng mga heads dyan at saka yung credibility din. Mga sabi niya nga po natin, yung mga tinubuan na dyan, dyan na po nainugatan sa commission election, they will not risk their integrity. Consistent naman po yan. At the same time, siguro po kung medyo may nagpapasto lamang, naggagad, nagsha-shepherd ng mga pinuno at magsasabi ito ang dapat gawin, ito yung ano, teka muna, ganyan, mayroong maghahambalos na, teka muna, bakit ito ang ginagawa natin? Magko-correct. So siguro naman po, ako, ang paniniwala ko, tumataas at tumataas yung posibilidad na ito ay isang napakamaayos na halalan. Kaya lang po, hindi ang isang halalan ay isang, hindi lang po commission election, napakadami pong mga components. Kinakailangan yung mga stakeholders, nandiyan yung citizens arm, nandiyan yung ating po mga mamamayang electorate. At the same time, ang media, napaka-importante ma-convey ano ang tunay na nangyari. At the same time, katulad nyo po, Sir Sito, abay, kinakailangan kayo po'y maghahambalos sa amin, ipo-point out nyo po sa akin lagi, Attorney George, bakit ganito? Abay, paliwanag mo nga bakit nagkaganyan. Hindi pa pwedeng basta lang kayo nag-implement, walang paliwanagan. Hindi pa pwedeng ganun. Kinakailangan, we must have an informed citizenry. Yun po ang aking iniinsis kahit kahapon sa briefing sa COMELEC. We have to inform the people. There should be great and complete transparency in all our actions. Walang ililihim, walang itatago. Baka. Lahat ay alam ng mamamayan.